for me, and you are with me, Jesus. I am lifting you higher, greater like no other. You are with me forever. Cause the world can't
We
still there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing, and his arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to thee again, 'cause you are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember, you are faithful. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Come on, pour out your heart. You sing it. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Come on, put your trust in the Lord. You sing it loud. Let faith arise.
Good morning. Welcome to Dulo Cell Celebration. Again, it's giving time. Alam nyo, sa 10 years na pagiging Kristiyano ko, sa akin po, masasabi kong ang pinakamadaling nagawa ko para kay Lord ay yung magbigay. Bakit kanyo? Imagine, 1 month pa lang po ako noon, natatandaan ko, na nakakapag-church, natutunan ko na po agad na mag-tithes and offering. Kumbaga sa pag-aaral, ito yung math. Kasi math nga yung favorite subject ko nung nag-aaral ako. Bakit ko pong nasabing mas madali ang magbigay? Kasi po, 2 years bago ko po nasuko ang paninigarilyo. Ilang buwan, I think mga 6 months bago ko po maging isang cell leader. Hanggang ngayon po, after 10 years, pinag-aaralan ko pa rin para ma-improve ko yung pagiging isang network leader ko po. Pero sa pagbibigay, napakadali. Kapag may nare-receive akong blessings, tatanggalin ko lang yung isang zero. Yun na po yung tithes ko. Halimbawa po, kumita ako ng 100,000. Tatanggalin ko lang yung isang zero. So, 10,000 plus yung offering and other givings. Yun po ang pagbibigay. Since the start, hindi naman po nag-expect si Lord kung ano yung wala ka eh. Kung ano lang yung meron ka, yan yung palalaguin ni Lord dahil sa pagsunod mo. Kaya, huwag niyo pong palalampasin kapag may mga opportunities na pwede kayong magbigay. Dahil sigurado, no, hindi po magpapatalo si Lord sa pagbabalik sa'yo. Sabi nga, forget about your lowly dreams or expectations. Ulitin ko, forget about your lowly dreams or expectations. Forget about yung makatapos ka lang ng pag-aaral. Ano? Masyadong maliit po yun. Magkatrabaho ng ganito o ganyan. Kalimutan mo yun, masyadong maliit yun para sa'yo. Hiling mo lang maging isang empleyado sa isang kumpanya. Pero ang gusto pala ni Lord, ikaw yung maging may-ari ng kumpanya. Magkanegosyo ng ganito, magkanegosyo ng ganyan. Forget about those. It's so mean. Masyadong average. Forget about that car.
or that house, ang liit nun. Gusto mo, 50 square meters lot area, eh nakahanda pala sa'yo is 5,000 square meter lot area. Gusto mo, views lang. A Fortuner pa lang gusto ng Lord para sa'yo. Again, forget about your lowly dreams. Kasi magiging limited yung galaw mo. According lang dun sa maliliit na pangarap mo ang magiging galaw mo. Baka mayroon ka mga pinalalampas na opportunity dahil sa liit ng mga pangarap mo. Ano sabi ni Lord? That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ano sabi? I will give you more than you can think of. More than you can imagine. More than your desire. Kaya just obey, be faithful, and have a surrendered life. Sigurado, magiging successful ka sa lahat ng areas ng buhay mo. Sige po, mag-declare na po tayo. Because I am a tither and a giver, the windows of heaven are open to me, and God rebukes the devourer for my sake. I am blessed financially and receive a blessing that I cannot contain. As we bring in today's tithes, offerings, and over and above giving, we are believing the Lord for a supernatural release of God's favor over every area of our lives. Jobs and better jobs, promotions, increase in salaries, inheritances, secure investments, scholarships, creative ideas in finding money, healing for our spirit, soul, and body, deliverance to the captive, salvation to the lost, and an outpouring of the Holy Ghost, debt-free church building, new church location. We are blessed, and we will be a blessing to others in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. You can deposit or transfer directly to for tithes and offering, PNB account name, Vessel of Firepower Ministries Incorporated, account number 100-770-002924. For building fund, PNB account name, Vessel of Firepower Ministries Incorporated, PNB account number 1007-1002-1332, or GCash Paymaya 0956-299-2391. Or again, makipag-coordinate po tayo sa ating mga cell leader or network leader or directly po kay Pastor and Pastora. Thank you po and God bless us all. Good morning. Magandang maganda at pinagpala umaga sa ating lahat na mga igadulos. At ngayon ay bagong buwan ng August. At iniwan na naman natin yung luma na July. And I declare, bago po tayo makinig na salita ng Diyos, I declare na itong August ay isang mas pinagpalang buwan kaysa sa mga nagdaan na 7 buwan. Bilis ng panahon, mga kapatid. At of course, salamat sa Diyos, mabilis ang panahon dahil sa dami po ng problema na dinadaanan ng mga tao. Kahit Christian ka, ikaw ay hindi ligtas. Sabi nga po ng Bible, totoo po yung Bible na hindi ka ligtas sa lahat ng dinadaanan ng mundong ito. Kung ang mga tao sa mundong ito, kahit hindi sila Christian, ay dadaan sa pagsubok at sa mahigpit na pamumuhay. Ganun din, sabi ng Apostol Pedro, hindi tayo ligtas, dumadaing ang buong daigdig. Kaya ang mahalaga ngayon ay lalo nating maintindihan ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Paano ba mabuhay ang isang Kristiyano? Hindi lang espiritual, no? Hindi lang espiritual ang pinag-uusapan, kundi may tinatawag po kasi tayong stability. How to live in stability during crisis. Yan po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga at napakahalaga po niyan. Dahil alam niyo yung stability, pag tinawag na stability, hindi lang po sa buhay ginagamit yon. Actually, yung pong eroplano, nilikha po yan ng mga inhinyero
na para lumipad po siya, meron po mga stabilizer na tinatawag. Para habang siya po ay nasa himpapawid ay stable o talagang panatag, yun ang ibig sabihin. Sa Tagalog po, ibig sabihin po na stability o stable ay may kapanatagan or may katatagan yun po. Wala kayong nararamdaman na parang inuuga-uga yung kinalalagyan mo. Ganon din po yung mga barko. Pag kayo po ay sumasakay sa sasakyang pandagat, kung nakasakay na po kayo sa inyong may naranasan na kayo, ang mga barko pong pandagat ay may mga stabilizer. Kung kayo po ay nakasakay na sa bangka, no? Sa bangka, yung maliliit na bangka. Kung alam po ninyo yung tinatawag na katig, no? Yung katig, kaya po may katig yung bangka sa kaliwat, sa kanan. Ang purpose po ng katig na yon ay stabilizer. Para kung sakaling mang may alon, hindi po siya tataob. Yun po ang nagbibigay ng katatagan doon sa sasakyan na yun. Yung malalaking barko, may stabilizer din po yan. At ako rin po, may kotse po ako. No? At yung kotse ko ay nilagyan ko po ng additional na may tinatawag po dito na ano eh, yung sa kotse. May stabilizer po ang kotse. Ang silbi po ng stabilizer sa kotse ko, pag kayo po'y lumili ko at medyo mabilis po ang takbo nyo, hindi nyo nararamdaman na kayo po ay gumiginday. Okay? Nag-tilt sa English po, gumiginday yung sasakyan mo ng masyado doon sa kaliwa o kanan. Yung pong stabilizer ng sasakyan ko, yung kotse ko, ay nagbibigay po ng katatagan. Kapag kayo ay mga gumagawa po kayo ng mga pagliko, kaliwa, kanan, medyo mabilis po ang takbo nyo. Ngayon po, sa buhay po natin bilang mga Christian dito sa magulong daigdig. Remember, sinabi na po yan, huwag kayo magugulat. Sinabi na po ng salita ng Diyos. At kahit sa karanasan po natin na makakaranas po ang daigdig na to ng kaguluhan, mahirap, ng kahirapan. So, kailangan po natin ng stability dahil hindi nga po maigsi ang buhay natin dito sa daigdig. Okay? Of course, maigsi in a way, so to speak, pero minsan sa mga taong nahihirapan para ang haba-haba po ng oras, di ba? Tulad po ngayon, naranasan po natin ng lockdown. Ilang beses po tayo nakaranas ng mga quarantine. Hanggang ngayon po dahil sa pandemic, parang ang bagal ng oras, di ba? Parang marami po din sabi na kailan ba matatapos ito. So, we need stability more than ever. Ngayon po kailangan natin ito. At ngayon po ay ang prayer ko po ay magbigay po sa inyo ng kalakasan itong message na ito. How to live in stability during crisis. Yun po kasi mga crisis ng buhay, parang malalaking alon po yan. Malakas na hangin po yan. Yan po yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Natatandaan niyo po ba ng sinabi ng Panginoon na habang nandito ka sa mundong ito, ikaw ay daranas ng mga aguluhan, ng mga katighatian, damay po tayo. Ngayon, supposedly, ang Kristiyano po ang lamang po natin. Yun po ang advantage dapat. May advantage po ako at kayo bilang mga anak ng Diyos na magkaroon po kayo ng katatagan, stability. Basahin po muna natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Doon po sa Hebreo, sa East, 17 hanggang 20. Hebrews, sa English po, Hebrews chapter 6. Ito po ang sabi ng sumulat. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what has promised, He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Yung unang bahagi po, sa Tagalog, ang sabi, gusto pong ipaliwanag ng Diyos, gusto ipakita ng Panginoon yung kanyang hindi nagbabagong layunin para sa mga pinangakuan. Sino po ba yung mga pinangakuan? Yung heir sa English po, tayo po yun, mga anak ng Diyos. Ay nangako po siya, sabi po, nangako po ang Panginoon. At hindi lang po siya nangako, sabi sa verse 18, ginawa niya po ito para may dalawang bagay na hindi mababago kailan paman. Dalawang bagay, yung sinabi po niya, isang pangako at isang sumpa. Yun po yun. Hindi lang po siya nangako, sabi po, two unchangeable things. Okay? Which is
impossible for God to lie. Imposible po na nagsisinungaling ang Diyos dahil yung po sinabi po niya sa lahat ng mga pinangakuan niya, tayo po yun. Yung pong una, pangako at sinamahan pa niya yung pangako ng matinding oath, sumpa po yung sumumpa po siya. Para daw po yung mga nag-iintay ay magkapag-asa. Tuloy natin sa verse 19. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Gumamit po yung nagsulat ng Hebreo, gumamit po siya ng isang larawan sa isip po natin, okay, ng isang mind picture, okay. Ang sabi po niya, meron po tayo, ito pong pangako ito ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa na bilang isang angkla ng ating kaluluwa, matatag habang ito'y papasok sa loob, kaloob-looban ng sanktuaryo na meron pong makapal na kortina. Binigay niya po yung larawan ng sa lumang tipan. Yung pong templo po doon, mga kapatid, ay merong tinatawag na kabanal-banalang lugar. Piling-pili lang po ang nakakapasok doon. May makapal na kortina, yung po ang binanggit niya. Okay? At sabi po, ang pangako ng Diyos ay parang isang malaking angkla, malaking pag-asa para sa mga umaasa sa Diyos. At sa last verse, verse 20, where our forerunner Jesus has entered on our behalf. Binanggit po na ang Panginoong Jesus po, siya po yung nauna sa ating lahat. Sa pamamagitan po ni Jesus ay nakapasok po, makakapasok tayo. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Ito po yung gusto ko pong magbigay ng pag-asa po sa atin ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng sumulat ng Hebreo, meron pong layunin ng Diyos. Ano po layunin ng Diyos? Gusto po ng Panginoon na kayong lahat ng naniniwala ay magkaroon ng katiyakan na hindi po kayo umaasa sa wala. Hindi po siya tao, sabi ng Bible, hindi siya tao na nangangako at tapos hindi naman niya kayang tuparin ang kanyang pangako. At yung pong mga anak ng Diyos, yung pong mga, ang tawag po kasi sa atin, mga heir of promise, no? Sa English po, heir, ibig sabihin tagapagmana ng pangako. Kasi binanggit po dyan yung si Abraham po, kasi dyan po sa Hebreo na yan, kung babasahin nyo sa bandang itaas, ang binabanggit po dyan ay si Abraham, na nung pinangakuan po siya ng Diyos, wala po siyang anak, ha? Di po ba? Matanda na po siya at ang asawa niya po ay baog. Pero nangako po ang Diyos. Okay? At si Abraham po ay naniwala. At lahat daw po ng naniwala kay Jesus ay katulad po, magiging katulad ka ng lahi ni Abraham. Ang tawag po sa atin ay children of promise. Yun po ang tawag po sa atin. At tayo po mga pinangakuan, mga kapatid, ay nakatitiyak na yung pinangako ng Diyos na yun kay Abraham ay kasama po tayo sa mga pinangako ng Diyos sa panahong ito na meron pong mga dinadaan ng krisis, medyo naguguluhan po ang maraming mga Christian. Natatandaan niyo po ba si Juan Bautista, nung panahon po ay siya ay nakulong, nagkaroon din po siya ng mga questions sa kanyang isip. Ito na ba ang Jesus na iniintay natin? Kaya hindi, kung babasahin niyo ang Bible, nagpautos po siya sa Panginoon, di po ba? At sabi po ng alagad ni Juan Bautista, pinapatanong po ni Juan, kung kayo na po ba ang iniintay namin o meron pa pong ibang darating? Di po ba sinabi po ng Panginoon? Sabihin mo kay Juan, mapalad ang mga hindi nag-aalinlangan sa akin. Nakakalakad ang mga pilay, nakakakita ang mga bulag at ang mga patay ay nabubuhay. Yung ibig yun po yung pangako at kung sa inyo po katulad po ngayon, baka katulad ni Juan Bautista, minsan dumadaan po kayo ngayon sa crisis of faith. May crisis din po, di ba, sa pananampalataya. Gusto pong sabihin ng Diyos sa pamamagitan nito mga salitang ito na you can live in stability even in the midst of crisis like this one na hindi pa natin naranasan kahit kailan. Ngayon lang po, karamihan sa atin, lahat halos tayo ay ngayon lang nakaranas ng ganitong krisis sa ating buhay. Meron pong bagyo sa ating pananampalataya, may malakas na ulan na sumusubok po sa ating pananampalataya. At kung ang sagot po doon sa how to live in stability, paano ka mabubuhay, isa lang po ang sagot. Baka po magulat kayo.
isa lang po ang sagot. Wala na pong ibang sagot. Kung ang premise po ay how to live, paano ka mabubuhay ng may katatagan, may kapanatagan sa gitna ng ganitong grabing crisis. Isa lang po, ang sagot po ay hold on to His word and promises. Yun lang po ang sagot. Isa lang po ang sagot, mga kapatid. Panghawakan mo yung salita ng Diyos at hindi po salita lang ng Diyos, pangako niya. Dalawa din po, no? Katulad kanina binasa po natin. Ulitin ko ha, sa Hebreo 6, ngayon naman po, mas maigsi lang ang babasahin ko. Ito po ang sabi niya ha. God wanted to make it very clear, malinaw, that He would never change His purpose. Yung binasa ko po kanina, ibang version, para ito naman po, ibang version, para po may dalawa po tayong pamimilian. So, He added His vow to the promise. There are these two things, dalawa raw po, that cannot change, and about which God cannot lie. So we who have found safety with Him are greatly encouraged to hold firmly to the hope placed before us. Gumamit po ako ng ibang translation. So sabi po ng Bible, ulitin ko po, no? Paano ako na isang Christian, isang anak ng pangako, okay, child of promise po tawag sa atin, paano sa nakikita kong mga nangyayari sa paligid na lahat halos ng tao natataranta na, hindi na alam ang gagawin. Paano ako makakapamuhay na may kapayapaan ng kalooban at kapayapaan ng isip? Ang sabi po ng salita ng Diyos, humawa ka sa Kanyang salita at sa Kanyang pangako. Ang marami po kasi mga tao sa panahong ito, kasama na po ang Christian, by the way. Ang dami po mga tao kasama na mga Christian, ay nilalagay po nila yung kanilang pag-asa sa mga maling bagay, maling tao. Ganun po yung iba. Ay, siyempre, medyo mahirap ang buhay. Ay, kumukonsulta po sila sa mga pamahiin po nila. Iba, nagpabaka sakali sa sugal. Yung iba ay sa pera po. Kapag may pera, parang napayapa ang tulog. Pag walang pera, ay balisat na siya. Yung iba naman sa mga inaasahan mo, mga idol mo, yung bang mga bagay-bagay na pinanghahawakan mo sa buhay. Tingnan nyo, maraming mga tao nagbabasa naman ng Bible, di ba? Mga Christian. Nagbabasa ng Bible, umaattend sa church, nakikinig naman ng messages. Baka ikaw nga, kasama ka doon, kapatid. Nagsisimba ka, babasa ka ng Bible. Pero may mga iba ka pa rin bagay na inaasahan, no? Para magkaroon ka ng peace of mind. Tingnan nyo, bakit hindi lahat nagbabasa ng Bible, pero hindi lahat pinagpapala at hindi lahat nababago ng buhay? Matagal ko na po sinasabi po ito paulit-ulit, di po ba? Noong paman, makikita mo yan, sabi ng mga tao na iniwala sila sa Diyos, nagbabasa sila ng Bible. Pero meron pa rin mga bagay na inaasahan sila bukod sa Diyos. At syempre, makikita mo, hindi sila nabibless. Hindi sila napagpapala, hindi nababago ang buhay. Ganito po ang sabi ng aklat ng Proverbs. No? Sinulat po ito ni Solomon. Aklat po ng Kawikaan sa Tagalog, kung may Bible po kayong hawak, Kapitulo 13, Versikulo 13. Proverbs 13, verse 13. If you reject God's teaching, you will pay the price. If you obey His commands, you will be rewarded. Yan po ay contemporary English version. Ulitin ko po, kapag tinanggihan mo raw, hindi mo pinaniwalaan, hindi mo tinanggap, reject. If you reject God's teachings, yung mga tinuro ng Panginoon, saan? Sa salita niya, sa Bible, yung mga sinabi po niya, yung nadidinig mo kapag ikaw ay nasa simbahan, pinapangaral ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay nasa isang simbahan na pinapangaral talaga yung salita ng Diyos, ha? Kasi baka mamaya nagpupunta ka sa simbahan na hindi naman salita ng Diyos ang pinapangaral, hindi mo talaga alam kung ano yung dapat mong gawin. Pero dito po sa dulos, sa loob po ng 26 na taon na aking pangaral, wala po kayong madidinig sa church natin na nangaral ako nang hindi po tungkol sa salita ng Diyos. At pero makikita mo, hindi lahat na nakikinig sa akin every Sunday o sa iba pang churches, kahit Christian sila, ay nabago ang buhay. Hindi lahat ng Christian na nagsisimba ay nabibless. Kasi sabi po ni Solomon, nakikinig sila, nagsisimba sila, pero nire-reject nila yung turo ng Panginoon. Katulad ngayon, ito pong ituturo ko po sa inyo ay turo po ito ng Diyos. Hindi ko po ituturo. Ngayon, nasa sa iyo to. Gusto mo bang mapagpala
Ang sabi na ni Solomon, obey his commands. Gusto mong magbayad, di ba? Tingnan nyo, sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ang ibig sabihin po ng sin ay violation of the written code of God, the written principle. Violation po. Pag sinabing kasalanan, hindi po necessarily pumapatay ng tao. Ha? Hindi lang po yun ang kasalanan. Hindi yung nagnanakaw ka. Hindi po yun lang ang ibig sabihin ng sin. Ang ibig sabihin po ng sin ay, ito po ay violation, paglabag sa lahat po ng mga bagay na itinuturo po ng salita ng Diyos. Kaya nga may Bible, kapatid. Kaya nga may guide po tayo. Eh. Hindi pwedeng simba-simba ka lang. Sisimba ka nga, violator ka naman. Kaya kita ninyo, no, nito nakaraang ang Nabota City ay, kung tingnan na Botas po kayo, eh, katatapos lang natin ng 2-week lockdown. Ayon po sa report ng Manila, ng ating Nabotas City Hall, ay mahigit 2,000 po ang nahuli. Bakit? Eh, hindi naman sila pumatay ng tao, hindi naman po sila nagnakaw. Nag-violate lang po sila. Eh, ano ba yung violation? Kasalanan po yung violation. Ang ibig sabihin po ng sin, ang kasalanan ay paglabag. O, di ba? Nagbayad po sila. Nakulong, di ba? Nag-penalty. Kaya tingnan nyo, marami pong Christian ay nauubos ang pera nila. Bakit Christian? Walang pera. Eh, kasi nga po yung penalty of your violation, sabi po ni Solomon, you are rejecting God's teaching. Eh, siyempre, paano kung nasunod mo naman? Paano mo nalalaman? Diba? Paano mo malalaman na ikaw ay candidate sa blessings ng Diyos? Diba? Excited ka. Kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, alam mo, kapatid, may nararamdaman kang excitement eh. Diba? Alibaba, pumasok ka sa trabaho mo, ikaw ay empleyado. Diba? Empleyado ka. At ikaw ay pumasok ka sa nakaraang 15 araw. Excited ka siyempre pagka 15 araw. Bakit? Alam mo kasi na may tatanggapin kang sweldo. Ganon din po ang nangyayari sa isang Christian na excited ka sa blessing. Alam mo. Bakit? Kasi sinunod mo yung, alam mo, sinunod mo ang kalooban ng Diyos. May konsyensya ka. Alam mo, hindi ka lumabag. No? Hindi ko sinasabing everyday nagre-record ka. No? Kundi sabi po ng Biblia, alam nyo, may konsyensya po tayo. Eh, di ba? Malinis ang konsyensya mo. Tapos bukod sa may konsyensya po tayo, kino-compare mo yung buhay mo sa salita ng Diyos. Natandaan niyo po yung minsan nangaral po ako tungkol dyan. Hindi mo kinukumpara ang buhay mo sa kapwa mo, tao. Kinukumpara mo ang buhay mo sa salita ng Diyos. At katulad na isang empleyado o isang estudyante. Ito mo yung estudyante kapag alam mo may exam, di ba? Pag alam mo may exam, nag-review ka, handang-handa ka, hindi ka natatakot kapag may exam. Hindi ka takot. Ganun ang feeling mo. Right? Alam mo kasi yan na nag-aral kang mabuti, di ba? Ginawa mo yung part mo. Ganun po yun. Kahit saan, kahit ikaw ay isang atleta. Ang isang atleta na nag-practice ka para sa araw ng competition, excited ka. Of course, may kasamang ano po yan, di ba? May halo, iba-ibang nararamdaman mo, pero hindi ka takot. Hindi ka takot. Pero din yung mga Christian, yung bakit unstable ang buhay? Bakit? Parang nilalaro-laro ng alon ang buhay. Bakit parang pag may bagyo, tutumba sila? Parang natatakot silang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Eh, kasi alam mo eh, na violator ka kasi siyempre, di ba? Pag ikaw ay violator ka ng batas, parang lagi ka nagtatago, lagi ka kinakabahan. You know what I mean, right? Alam mo, ibig kong sabihin, nakaramdaman mo yun. So, ang mga tatanggap ng reward, kasi sabi ng Proverbs, you will be rewarded. Alam mo yun, you will be rewarded. Paano mo nalaman na ikaw ay tatanggap ng reward? Kasi alam mo na sumusunod ka. Alam mo na sumusunod ka. Bakit mo alam na sumusunod ka? Kasi alam mo na na-receive mo ang salita ng Diyos. Ulitin ko po yun, baka dadahan-dahanin ko po. Hindi ako gano'ng magmamadali para maintindihan yung mabuti. Okay, sabi po ng Bible, pag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, tatanggap ka ng reward. Eh siguro ang tanong nyo, paano ko nakasiguro na ako ay tatanggap ng gantimpala? Kasi alam mo na sumunod ka. Okay? Eh paano ko naman na malalaman na ako ay sumunod sa salita ng Diyos? Kasi alam mo na tinanggap mo ang salita ng Diyos. You know that you received the word of God. Eh baka naman po may mga
May tanong ulit kayo, eh, how do I know? Yan. Okay lang po yung kahit makulit po tayo, di ba? Mainam nga po yung sinisiguro. Ako kasi sigurista rin po ako. Dahil ang pananampalataya ay nakatitiyak. Yun po, ibig sabihin ng faith. You know, you are sure. Yun, kaya hindi mo masama, no? Nung nagtatanong tayo, bakit ko alam na natanggap ko ang salita ng Diyos? Kasi ito po, sabi ng James chapter 1, verse 22. Sabi, be doers of the word and not hearers only. Huwag kang maging tagapakinig lang. Maging tagagawa ka ng salita ng Diyos. Okay. Alam niyo ba, what is the most difficult part of, you know, when you're reasoning, when you're listening? Halimbawa, nagsimba po kayo, di ba? O kaya umatin kayo ng cell group. O kaya meron po kayong simpleng Bible study. O kaya merong nag-mentors eyo. Alam mo ba ang pinakamahirap na bahagi? Pagkatapos mo magsimba, pagkatapos mo makinig ng salita ng Diyos, kapatid, anong pinakamahirap na bahagi? Yung personal application. Yan po ang pinakamahirap na bahagi. Yung personal, madaling makinig, tama? Kaya nga po sabi ni James, ni Santiago, huwag kayong makinig lang kasi madali lang yun. Because the most difficult, the difficult part of listening, kasi yung iba po kasi ginagawa lang ng iba. Pag nagsimba lang, akala nila okay. Makikinig ka lang, okay. Akala mo, hindi okay yun. Hindi okay sa Diyos yun. Kaya nga, sinulat po yun ni Santiago, sabi niya, huwag kayong maging tagapakinig lang. Kundi maging tagagawa kayo. Because when you obey the Word of God, you will be rewarded. Eh, ewan ko sa inyo, kung kayo po ay nagsisimba, tapos wala kang magbalak na ikaw ay mapagpala. Yung iba kasi, ang isip nila, pag nagsimba sila, automatic pagpapalain ka, no? Yung iba, akala, pag umattend ka ng Bible study, cell group, pagpapalain ka, no, hindi ho automatic yan. Ang sabi, pag pumunta ka, makikinig ka, di po ba? So, pag nakinig ka, ano una, masusunod mo ba agad yun? Hindi. Kailangan matanggap mo muna yung salita ng Diyos. Pag natanggap mo yung salita ng Diyos, then susundin mo. Yun, application po tawag doon. Kasi pag hindi mo na-receive, naintindihan niyo po ba na kahit bakit hindi mo magawa salita ng Diyos? Naisip na po ba niya? Bakit sabi niyo? Gustong-gusto ko talaga eh. Gustong-gusto ko talagang sundin ang Diyos. Kaya lang, ba't ganun? Hindi ko magawa. Nangyari na po ba sa inyo yan? Nasabihin ko sa inyo kung bakit hindi mo masunod ang salita ng Diyos. Una, hindi mo naman tinanggap ng buong puso. Kasi dadaan po yan sa anumang bagay, dumadaan po sa proseso, di ba? Pag naupo ka sa simbahan, katulad ngayon, bukas po ang TV mo, nakikinig ka, nadidinig mo boses ko, tama? Siguraduhin mo na natatanggap mo yung salita ng Diyos. Kasi hindi mo masusunod ang isang bagay na hindi mo natanggap, una po yung pangalawa, ano po? Pinaniwalaan mo. Pag pinaniwalaan mo, susundin mo. So, ito po yung sagot. Bakit hindi mo masunod? Hindi mo naman pinaniniwalaan ang narinig mo eh. Bakit hindi mo pinaniniwalaan? Hindi mo naman totoong natanggap. Iniisa-isa ko po ito kasi napaka-importante po ito kasi may mga tanong kayo sa isip nyo, di ba? Kasi meron po mga tao dito ngayon na nagsasabi, gusto ko namang sundin ang Diyos, bakit hindi ko magawa? Eh kasi nga kapatid, bago mo magawa, kailangan mo nang tanggapin mo. Makinig ka muna, tama? Makinig. Tapos tanggapin mo yung nadidinig mo. Pagkatapos mo tanggapin, paniwalaan mo. At pag pinaniwalaan mo, yun lang ang iyong magagawa sa iyong buhay. And you will be rewarded. At sabi po ng John chapter 13, verse 17. Basahin natin ang sinabi ni Jesus. Ang Panginoong Jesus po ang nagsalita dito. John 13, verse 17. Now that you know these things. Ano yun? Yung mga nadinig mo. Now that you know. Naunawaan mo. Tinanggap mo. Pinaniwalaan mo. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Okay? Meron dyang if. Now that you know these things, ano yung these things? Yung mga pinangaral po niya, makinig sila eh. O yan, nakinig kayo, di ba? O ngayon, alam mo na yung mga sinabi ng Panginoon. Di ba, may Bible tayo, nagsisimba ka, pinapangaralan ka. Ngayon, alam mo na yan. Ano sabi ng Panginoon? Mapagpapala ka kung, yun. Mapagpapala kung susundin mo, gagawin mo ang mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, yung pong alam mo lang ang salita ng Diyos, hindi po sapat yun. Naranasan mo ang pagpapala ng Diyos
kapag gagawin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Punta po tayo dito, no? At palagay ko, sa oras po natin ay matatapos po natin itong unang bahagi. Magkakaroon po tayo ng pangalawang bahagi next Sunday, dahil pag nakita ko po sa oras ay eksakto lang po tayo dito sa susunod na bahagi. No? Ano sabi? How can you learn to apply it to your life? Kasi ang issue po rito, mga kapatid, hindi yung nakinig ka, nalaman mo. Ang issue po, the most difficult part, you know, when you want to obey, is application po talaga. When you want to listen to the Word of God, sinabi po ng Bible, huwag kang maging tagapakinig. Gawin mo, ang tawag dyan, application. Ito po ang pinaka-critical na part, no? Pag ikaw ay totoong Christian, kanina binasa po natin, nangako ang Diyos sa iyo. Eh bakit hindi nga nangyayari? May pangako daw ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Eh bakit parang hindi ako napagpapala? Kasi nga may kinalaman po yung application. Nagbasa ka ng pangako ng Diyos, nakinig ka sa mga pangako niya. May kinalaman po dyan yung application. Sa mga blessing po, nakadugtong po ang pagpapala sa pagsunod mo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. So ngayon, ito po yung mahalaga. How can you apply the Word? The Word of God, di ba? Kasi yung Word tsaka promise, dalawa po yung binitawan. Remember, sa unang kanina, bago po ako nagsimula, sinabi ko na dalawa po yung hindi nagbabago. Yung salita ng Diyos at yung pangako niya. So, pagkatapos po niyan, yung katuparan ng lahat ng pagpapala, yan po ang simula, salita at pangako. E paano nga natin mai-apply para yung pangako at yung lahat ng sinabi sa salita ng Diyos ay mangyari sa iyo? How can you learn to apply it, the Word? Ano ina-apply mo? Salita ng Diyos. Mga kapatid, ha? Gusto ko kayong paalalahanan, nililinaw ko lang po. Ang salita po ng Diyos, hindi po yung iniiwan sa Bible. Hindi po yan isasalita si pastor, tapos makikinig ka lang hanggang dito lang po ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, dapat nasa buhay po natin yan. Tinatanggap, pinaniniwalaan mo, kasi nangako, siyempre. Ano ba ang nagbibigay sa'yo ng stability? Eh di siyempre, pag may nangako at pinaniwalaan mo, iintayin mo talaga yon. Tama? Kaya kahit may bagyo, lakas ng hangin, kita nyo, nakasakay na ba kayo sa aeroplano? Minsan may turbulence, diba? Nakakatakot po yung maranasan mo yung malakas po na turbulence kapag ikaw ay nasa 30,000 feet above, di ba? Nasa itaas ka, lumilipad yung aeroplano, sinasakyan mo, biglang uuga ng malakas. Ano yung nagbibigay sa iyo ng katatangan, ng kapanataga, ng peace of mind? Eh yung pong stability ng aeroplano. Na yung aeroplano na alam mo nilikha. Hindi babagsak basta-basta kahit may malakas na hangin. Right? Kung ikaw ay nakasakay sa barko, at medyo malakas ang hangin at alon, ano yung nabibigay sa iyo ng kapanatagan na, di ba, malakas ang alon? Eh kasi alam mo, yung barko, stable yan. Ginawa yan to become stable. Kaya kahit malakas ang hangin, hindi yan lulubog. Ganon din po ngayon, mga kapatid. Ngayon din, sa panahong ito, kailangan nating matutuhang i-apply, sundin. Okay? Nakinig ka, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, at eto na ngayon yun. Paano ba natin na-apply? Number one, application needs to be personal. Tinuturoan ko po kayo, ha, ng step by step, paano po mapapakinabangan ang lahat ng pangako ng Diyos. Siyempre, kung Christian ka, naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Eh, nagtataka kasi, iba, ba't ganun? Naniniwala naman ako. Eh, bakit? Wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Kasi nga, hindi mo nga na-apply, kapatid, eh. Ang application po kasi, para ito po ay totoong magawa mo, kailangan naniniwala ka na ang salita ay para sa iyo. Personal. Ang ibig sabihin po ng personal, hindi para sa iyo yan, akin yan. Yun po ibig sabihin nun. May mga tao po na ganito, eh, no? Kapag kayo po ay nasa simbahan, di ba? Marami na pong ganito ako na alam na tao, no? Magsisimba po siya, mas makikinig siya, nagagandahan siya sa message. Pero pag may mensahe siyang nadidinig galing doon sa, siguro yung pastor, ang iniisip niya, naku, sayang wala dito yung asawa ko. Sana nadinig niya to. Ganun po ang attitude ng iba, no? Hindi mo tinatanggap yung salita ng Diyos. Akala mo yung sinasabi ng pastor para sa asawa mo.
Okay, para dito sa kapatid mo, kay sister, naku, kay sister yung salitang yan. Sana tinamaan siya. Mali po talaga, di po ba? Mali eh. Kaya kanyo, maraming mga tao nasa simbahan, hindi nila mai-apply ang salita ng Diyos kasi hindi nila ginagawang personal. Yung dapat po, ganito po yun, Sabado pa lang ng gabi. Dapat Sabado pa lang ng gabi, Lord, bukas may service, tatanggap ako na may sasabihin ka sa akin. Yung, ganun po yun eh. Kapatid, hindi mo magagawa ang salita ng Diyos kapag inisip mo, para kay sister yan, hindi yan para sa akin. Diba? Hindi mo talaga totoong tinatanggap. E paano ma-apply? Hindi naman pala para sa iyo. Pero remember, kapatid, mga kapatid, ang salita ng Diyos, lagi ikaw kinakausap niya. Hindi siya. Hindi yung taong wala rito sa church ngayon. Diba? Kaya nakikinig ka nga mabuti kasi i-apply mo yan, you will receive it and you will believe it because it's for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, baka may katabi po kayo dyan, sabihin mo, para sa iyo yung salita ng Diyos. Hindi para sa biyanan mo, sabi mo, sana yung biyanan ko, naku, nasawa na ugali nun eh. Diba? Naku, sana, saan, yung anak ko sana nandito. Hindi, ikaw kasi kinakausap ka ng Diyos, personal po. Okay? Kasi your life is the only one you can change. Ulitin ko po yon. Kaya ka nakikinig, kaya ka nandyan. Hindi mo naman kasi kayang baguhin yung buhay ng asawa mo eh. Hindi mo kayang baguhin ang buhay ng biyanan mo, ng kaibigan mo, o ng churchmate mo. Your life is the only life that you can change. Kaya mo kailangan nga ang salita ng Diyos kasi pag kinausap ka ng salita ng Diyos, sabi mo akin to, Lord. At ano payo po ng Bible? You humbly receive. You humbly, magpakumbaba ka. Ay, Panginoon, salamat, kinakausap mo ako para sa akin yan. Di ba? O yun, ma-apply mo yun kasi tinanggap mo para sa iyo. Alam niyo, parang bagang ikaw lang at ang Diyos ang nag-uusap. Parang walang ibang tao sa simbahan. Diba? Ikaw ba, pag nagpe-pray, may prayer ba na para sa, tumatanggap ka ba sa Lord during your prayer, ng prayer time na, di ba, na para sa iba? Di ba kayong dalawa ng Diyos ang magkausap? It's between you and God. Right? Parang wala kang ibang, wala kang naiisip na iba. Kayong dalawa lang ng Panginoon. Kasi ang pinakamahalaga sa oras na ito, ngayong nandito ka, nakikinig ka, umaten ka, sabi mo, umaten ka ng worship service, ang pinakamahalaga sa Diyos, ikaw. Okay? Hindi yung iba. Bahala ang Diyos sa iba. Kung sila intindihin, yung problema mo sa Diyos at sa sarili mo, yan ang gusto ng Diyos na mabago. That's number one. Number two, application, hindi lang po personal. Ang application needs to be practical. Kapag, kasi minsan pag sa sobra pong spiritual, nawawala na po yung practicality, di po ba? Alam nyo, sa Bible, makikita nyo, mapapansin nyo, si Jesus po ay very, very practical. Ano po? Kasi tingin mo lagi spiritual, di po ba? Paano po naging practical si Jesus? Halimbawa, pupunta po sila sa templo ni Pedro. Kailangan niya po ng pambayad. O, di ba? Practical po yun, magbabayad siya ng tax. Yung nga lang pamamaraan niya para makakuha ng pera, eh talagang supernatural nga po yun. Eh bakit po siya kumuha ng pera sa bibig ng tilapia? Eh kasi nga gusto niyang gawin yung practical na bagay. Ano yung practical? Eh nagbabayad po ng tax sa mga tao eh. Eh ba? Yun po, practical po yun. Si Jesus po ay practical. Kasi kung hindi ka practical, sasabihin mo, masyado ka spiritual, di ba? Ay, anak ako ng Diyos, hindi ako taga rito sa daigdig. Hindi ako dapat nagbabayad sa BIR. Di ba? Anak ako ng Diyos. Naku po. Yung mga ganun po, hindi ka po sumusunod sa salita ng Diyos kasi mismo ang salita ng Diyos nagsabi, pag may hanap buhay ka, magbayad ka ng buwis. O practical po yun, di po ba? O katulad din isang beses, may mga nagugutom. Anong nagugutom po yung maraming tao? Ano po ginawa ng Panginoon? Ang maraming Christian nakikita rito yung spiritual lang ha. Kasi minultiply niya po yung tinapay. Ha? Dalawang piraso, nakakuha po sila ng tinapay sa baon-baon po no, ng bata ito. Ilang pirasong tinapay, dalawang pirasong isda. Pinakain po ni Jesus yung 15,000. Totoo po yun. Pero hindi po yun ang nauna. Ano ba nauna? Yung practical. Sabi ng Panginoon, bigay mo muna sa akin yung tinapay. Eh kasi ang practical po doon, yung meron pong minultiply si Jesus na tinapay at isda. Practical po yun. Meron pong tinapay. Kaya sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin yan. Alright, pasalamat natin sa Ama.
pakainin nyo sila ngayon. Yun po yun, yung pagpapakain, yun po yung act of supernatural, kapatid. Pero kailangan ni Jesus ang totoong tinapay at isda, practical po yun. Amen po ba, mga kapatid? Ang marami pong mga tao, makikinig ng salita ng Diyos, hindi nila masusunod. O sige, naniwala, takinig ka, nagandahan ka sa message. Okay? Pero hindi mo magawa. Bakit? Eh kasi masyado mong nilalagay sa spiritual masyado. Eh. Ang practical, ibig sabihin, is something that you can actually do. Yung something that you can actually do. Magagawa mo talaga. Okay? Hindi po yan yung mga parang nasa kabilang buhay pa yung iniisip mo. Halimbawa, ano po ang halimbawa ng mga hindi para, hindi practical. Diba, nabasa mo, yung devotion ka, inutusan ng Diyos si Abraham na patayin yung kanyang anak, ihando. Para sa iyo ba yun? Hindi mo naman siyempre, hindi para sa iyo kasi hindi practical yun. Okay, ipapatayin mo yung anak mo. Ihandog dahil nabasa mo, inutusan ng Diyos si Abraham para ihandog si Isaac. Para sa iyo ba yun? Hindi para sa iyo yun. Mga mamaya, maghanap ka dyan ng mga tao na ito na lang, Lord, itong kapitbahay ko, kasaway, ito na lang ihahandog ko sa iyo. Eh, hindi nga ganun po ang application ng pinag-uusapan natin. Something that is practical, nakinig ka, kinausap ka ng Diyos. Halimbawa, ano ba yung practical? Naghihirap buhay ko, Lord, nagpe-pray ka, di ba? Hirap ng buhay ngayon, Panginoon, di ba? Tulungan mo, pamilya ko, nag-message po ngayon. Di ba? Paano ka ngayon, paano sasagutin ng Diyos ang panalangin mo? Dahil yung pamilya mo kailangan ng kakainin. Eh, narinig mo sa message, di ba? Na kailangan maghanap ka ng trabaho, hanap buhay. Yung practical po yun. Eh, practical. Hindi po yung ang Diyos ay nagpalaglag ng mana sa langit. Narinig mo kasi, pinakain ng Diyos ang mga Israelita ng 40 taon na may nalalaglag na tinapay galing sa langit. Ako po, kapatid, hindi po ganun application. Ang application is something that you can actually do after you listen to the message. Eh di pagkatapos mong magsimba, di ba? Narinig mo yung message, eh naisip mo, tawarin mo po ako, Panginoon, kasi yung pera ko, inuubos ko na sa sigarilyo, sa alak. Ayun. Pagkatapos mong magsimba, pwede ka nang tumigil talaga doon. Practical yun, application yun. Mula ngayon, Panginoon. Di ba? Sa halip na bumili ko ng sigarilyo, bumili ko ng, sa halip na magsugal ako, ay bibigay ko, kakainin na lang namin, bibili namin ang makakain yan. Mag-iipon ako ngayon, Panginoon, kaya lang naman kami naghihirap. Diba? Yung ganun po, yun ang practical. Ang ibig sabihin ng practical, pagkatapos mo makinig, pwede mo nang sundin. Eh, hindi mo naman pwedeng sundin yung si Abraham, hinandog yung anak niya. Amen, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, practical lang tayo, bro, practical lang tayo. Okay? Para ma-i-apply po natin ang salita ng Diyos. Hindi po, iba kasi sobrang, grabe, sobrang spiritual na hindi na po sila dapat nandito sa lupa. Dapat nasa langit na po sila. Huwag mo kalilimutan, nandito ka pa sa daigdig, kapatid. May mga problema. Nasa gitna tayo ng problema. Totoo may bagyo. Totoo may malalakas na hangin. Hindi siyempre dapat, ang papagawa sa iyo ng Diyos, hindi yung totoong kaya mong gawin ngayon. Yun po ibig sabihin ng practical. Number 3, mga kapatid, pangatlo pong bagay, application, gusto mong apply ang salita ng Diyos. Kasi ang nag-a-apply lang ang pagpapalain. Remember? How to live in stability during crisis. Sa panahon ito ng pandemic, gusto mong maging matatag ang buhay mo, may kapanatagan ka ng loob, at alam mo, madadamay pa nga dyan ang mga tao sa paligid mo. Application nga po ng salita ng Diyos. Nangako ang Diyos, sumumpa pa ka. Ano gagawin? May part ka kasi. Alam nyo, ang Diyos ginawa niya ang part niya. Nagsalita siya. Dalawa nga ang sinabi niya. Ang sabi po ng Hebreo, di ba? Dalawang bagay na hindi nagbabago para patunayan na hindi nagsisinungaling ang Diyos. Nangako siya, sumumpa pa siya. Ang tawag po doon, bahagi ng Diyos, kapatid. Eh ikaw, ano bahagi mo? Application nga. Una, nakinig ka. Binabalik ko lang ng konti kasi baka mamaya nawawala na po ulit kayo. Nakinig ka. Kaya ngayon, nakikinig ka. Ano bahagi mo? Makinig. Pangalawa, tanggapin mo yung salita ng Diyos. Kasi minsan alam nyo, salita ng Diyos, nahihirapan po iba dyan na tanggapin. Kasi marami kang alam masyado. So ngayon, sa isip mo, nakikipag-debate ka.
sa nangangaral. Hindi mo matanggap. So, kailangan talaga tanggapin. You receive. You listen, you receive, and you believe. And then you apply. Maliwanag po ba, mga kapatid? Okay lang po paulit-ulit ako kasi kaya palang tagal-tagal mo na nagsisimba, kapatid. Ang dami mo nang nadinig na salita ng Diyos hanggang pakikinig ka lang. Kasi yung pakikinig po, umpisa lang yun. Pagkatapos mo kasi makinig, okay, you receive. At tanggapin mo talaga ng buong puso nang walang pakikipagtalo sa isip. Eh, hindi ka naman kasi pwede makipagtalo sa Diyos. Kaya minsan sa pastor ka nakikipagtalo, tama? Bakit maraming mga Christian nakikipagtalo sa pastor? Eh kasi yung narinig nila, hindi nila matanggap eh. Hindi nila matanggap masyado kasi nga, mas marunong pa sila minsan kaysa sa salita ng Diyos. Eh di siyempre, pag hindi mo na natanggap, paano mo paniniwalaan yun? Lalong malabo na masunod mo. Application, malabo. Kasi yung application, actual po yun. Na sinusunod mo na yung nadinig mo. Kaya hindi po ako nagsasawa na paulit-ulit po yan ha. Baka mamaya, katulad ngayon, nangangaral po ako, tutulog ka pala. Diba? Kaya kita niya maraming pupunta sa simbahan. Walang nangyayari kasi ang galing na tranquilizer, ginagawa mo pang patulog ang salita ng Diyos. Hindi mo pang patulog ang salita ng Diyos. Hindi po pinagtatalunan yan, hindi debate yan. Okay? Kung ayaw mo maniwala, huwag ka maniwala, huwag ka makipag-debate. Ganun lang po yun. Hindi pwede yung naghihintay ka lang na ganyan kung ano yung... Meron kasi mga Christian naghihintay ng kung ano yung mali na madidinig nila. Yung akala nila mali. Ha? Kasi ang salita po ng Diyos, wala namang pong mali dyan. Akala mo lang mali. Bakit? Eh kasi nga, masyado kang magaling. Ano ba sabi ng Bible? Hindi nga pwede yung nagagaling-galingan sa Diyos. Ang pinagpapala lang po ng Diyos ay yung mga mapagpakumbaba. Alam niyo, sa pakikinig po ng salita ng Diyos, napaka-importante po ng humility. Humility, napaka-importante po. Kasi yung madidinig mo minsan sa lungat, sa nakagawian mo ng buhay. Kaya mangyayari, hindi mo matanggap-tanggap. Kaya ano sabi ng Bible? Receive the word with humility and God will give you grace. Eh, doon nga pa lang sa pangalawa eh, receiving. Kasi receiving, at katapos ano yung believing. Bago ka maniwala, tatanggapin mo muna. This is very, very important, kapatid. Kasi pinag-uusapan natin, nangako ang Diyos, sumumpa nga ang Diyos eh. Eh, ba't wala pa rin nangyayari? Eh, kasi nga po, pinag-uusapan natin, paano mo masusunod ang salita ng Diyos. Yun nga, ikinig, okay, tatanggap, maniniwala, apply. Okay, number three na po tayo. Yung number three application, it needs to be possible. Needs to be possible. Ang salita po ng Diyos, although ito po'y spiritual, pero hindi ho magpapagawa ang Diyos sa atin ng mga impossible. Hindi ho talaga. Kaya bago mo ma-apply, may mga Christian po kasi na, kaya napakahalaga po na may nagdi-disciple sa iyo. Alam niyo ba yan? Kasi nga, dahil hindi ka naman sanay dati makinig ng salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay ibang-iba kaysa sa mga salita na nadinig mo dati. Right? So ngayon, naging Christian ka, lalo na po yung may mga pinag-aralan, di po ba? Yung matataas ang mga pinag-aralan, mga kapatid, sila po minsan yung hirap na hirap na tumanggap ng salita ng Diyos. Bakit? Meron po kayong preconceived ideas. Preconceived, eh. Yan, di ba? Mga valedictorian, mga summa cum laude, yung pong mga matataas masyado yung academic achievements mo. Eh, hindi po talaga magkapareho po yung napag-aralan mo sa eskwelahan eh. Lalo na yung mga natutuhan mo sa mga kaibigan mo, yung natutuhan mo dito sa mundong ito. Remember, okay? Meron po ibang pinanggagalingan ang salita ng Diyos. Galing po yan sa Diyos. Ito mga natutuhan mo dito sa panahon ng 20 taon, yung iba po, 30 taon ka na may ang tawag po dyan, preconceived ideas. Meron ka ng mga kaalaman na natanggap mo sa matagal na panahon nung hindi ka pa Christian. Eto ngayon, dumadating ngayon, merong nakikinig ka naman, ako po, giyera po talaga sa utak mo yan. Kaya iba, nagkakaroon ng kalituhan dyan. Okay? Hindi mo agad maintindihan, kaya napakahalaga nga po na dito sa Dulos, pinapa-attend po tayo sa, di ba, may cell group po tayo. Meron po itong nagtuturo na more or less kaya niya pong ipaliwanag sa layman's term yung mga medyo mga salita ng Diyos na parang ngayon mo lang nadinig at medyo nahirapan ka. Kasi baka mamaya sa application ay malito ka. Kasi
Ang salita po ng Diyos ay hindi po imposible. Nagagawa po talaga. Yun po ang malinaw po dyan. Hindi ka pagagawain, hindi ka utusan ng Diyos ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Dahil unang-una, kung sakaling sa tingin mo mahirap, tutulungan ka talaga ng Diyos. Halimbawa, nabasa mo, siyempre, bago ka lang Christian, baka mamaya kasi kung bago kang Christian, gusto mo sumunod sa salita ng Diyos, sa sobrang gigil mo, hindi naman para sa iyo, imposible nga eh. Kanina si Abraham ang example ko. O ngayon naman, ang example naman natin, si Noah, nabasa mo. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng arko, naku po, naghanap ka na ng puno ngayon. Diba? Hindi ganun, imposible na po yun eh. Hindi po ganun na ipapagawa sa iyo ng Diyos. Yung pong salita ng Diyos at yung pangako ng Diyos, gusto ng Diyos pagpalain ka. Alam ka namang imposible ipagawa sa iyo. Gusto nga ng Diyos pagpalain ka, tapos pahihirapan ka pa ba niya? Hindi ka pahihirapan. Ang ipapagawa sa iyo yung mga possible. Alright? Hindi lang ho practical. Personal, practical, puro letter P po yan. Hindi ko napansin, puro letter P. Yung number one po, personal. Yung number two, practical. Yung number three po ay possible. Okay? You can, kasi pag gumawa ka ng something that is impossible, although malinis po ang motibo mo, gusto mong sundin ang Diyos, at imposible nga, alam mo mangyari sa'yo, madi-discourage ka. Halimbawa, ganito ang gusto mong gawin, no? Magbabasa ako ng Bible kasi sabi, magbasa ka ng Bible, sabi po eh. Ang ginawa mo ngayon, imposible. Kasi hindi ka nagpapaturo, no? Walang nagdi-disciple sa iyo. Alam nyo, isang pinakadelikado sa buhay ng Kristiyano, yung self-study. Alam nyo ba yan? Self-study. Diyan po maraming napahamak ng mga Christian. Yung nagbabasa ka ng Bible, tapos i-interpret mo yung Bible para sa sarili mo, wala kang pinagtatanungan na mas mga nauna sa iyong Christian o mas mga malalago sa iyong Christian. Di ba? Ngayon, yung self-study ang in-apply mo sa sarili mo. Marami ka talaga. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, sa umpisa, kapag ikaw ay bago pa lang, hindi ka sanay magbasa ng Bible, hindi mo alam ang mga ibig sabihin niya, para ka lang kindergarten, kapatid. Hindi ka pa marunong ng geography, hindi ka marunong ng geometry, hindi ka marunong ng calculus. Biro mo, 5 years old ka lang, pinilit mong solving, pinilit mong ayusin yung geometry, calculus. Hindi mo magagawa yun, yung mathematics. So, kailangan may nagtuturo sa iyo, di ba? Unti-unti. Ganon din po sa mga Christian. Kaya maraming Christian, nagsawa na po sa pagsubok na sumunod sa Diyos. Ang ginamay, nagsimba na lang po siya. Simba na lang siya. Kasi, discouraged na siya eh. Kasi nga, wala naman siyang kinukonsult ng mga Christian. Kaya nga sabi, go and make disciples. Kailangan mo maging disciple muna. Ano yung ibig sabihin ng disciple? Estudyante ka. Hindi mo alam ang salita ng Diyos, kapatid. Kasi, kakaiba yan kaysa sa mga natutuhan mo. So, maging disciple ka, estudyante ka muna. May nagtuturo sa'yo. Again, it takes humility. Kailangan mababa ang loob ng isang Christian para maging estudyante. Biro mo, 40 anos ka na, professional ka na, doktor ka na, abogado ka, arkitekto ka, piloto ka, ang galing mo. Magpapaturo ka. Yun, humility po talaga yan. Ito mo, ngayon, ano ba yung possible? Sinubukan mo ba namang magbasa ng buong Bible sa isang araw? Ay, impossible po yun. Kahit sinasabi po ng Bible na meditate on the word day and night. Araw-araw po ang pagbabasa ng Bible. Hindi, syempre, ikaw naman, hindi ka marunong mag-apply eh. Kasi mali yung pag-receive mo. Mali din yung pinaniwalaan mo. Akala mo, ang pinagagawa sa'yo ng Diyos, basahin mo ang buong Bible in one day. Ako po. Malamang pulutin po kayo niyan, hindi lang po sa quarantine facility, sa mental hospital ka po pulutin. Imposible kasi yung pinipilit mong gawin, hindi ka pagagawain. Ulitin ko ha, kapatid, ulitin ko. Hindi magpapagawa ang Diyos sa iyo ng isang bagay na imposible. Okay, application should be possible. Alright? Or else, nasabihin mo, ayoko na niyan. Ganun po nangyayari sa maraming Christian. At, panghuli po, mga kapatid, pahuli, number 4. Application, pinag-uusapan natin. Nakinig ka, tinanggap mo salita ng Diyos, pinaniwalaan mo, ha, kapatid. And then, apply mo. Ang application needs to be probable. Sabi ko nga sa inyo, apat na letter P po yan. Personal, practical, possible,
and probable. Magkaiba po yung possible sa probable. Kaiba po yun. Ano ba ibig sabihin ng probable? Yung probable, yung possible muna, no? Impossible. Ang ibig sabihin ng possible, it could happen. It could. Ang impossible kasi, never. Diba? Kaya nga may impossible at possible. Yung possible kanina, okay, hindi ka pagagawain ng Diyos ng impossible. Pagagawain ka ng Diyos ng possible kasi it could happen. Yung probable po, it means it's likely to happen. Ang laki po talaga. Okay? Ng chance at mangyayari po. Yun ang ibig sabihin ng probable. Mangyayari. Yung kasing possible, pwede na mangyari. Pwede. Pero yung probable, mas mataas po yun. Ibig sabihin, mangyayari yan. Kaya may salitang high probability. Okay? Yung po ginagamit yung salitang yun. Pag sinabi pong probable, paano ibig sabihin sa application ng salitang probable? May deadline po, iniintay ka ng Diyos na gawin mo yon in a certain period of time. Alright? Yun po ibig sabihin ng probable. May mga bagay na susundin mo, a-apply mo salita ng Diyos. Hindi mo ma-apply ngayon din. Okay? Meron pong deadline. Halimbawa, dito po sa church, iba may nakinig ka, tapos may pinapagawaan Diyos sa'yo. Halimbawa, narinig mo para sa'yo. Ha? Personal yan. Ha? Kapatid, personal. Ha? Okay? Practical. Narinig mo, patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Alam mo, sa iyo. Personal. Ha? Hindi para sa kanya yun. Sa iyo yun. Narinig mo eh. Patawarin mo, ibigin mo ang mga nagsasalita ng hindi maganda sa iyo. Ipangalangin mo. Di ba? Yung mga gumawa ng masama sa iyo. And syempre, personal nga po yun. Gusto mong apply. O, nakinig ka. Tapos, tinanggap mo yun. Kasi pag hindi, ni-reject mo yun, ano sabi po ng Bible, ano sabi ng Proverbs 13:13, ikaw din na magdurusan yan. Pero kung gusto mo magkaroon ng gantimpala, sabi nung binasa natin kanina, Kawikaan 13:13, kapag ni-reject mo ang turo ng Diyos, magbabayad ka dyan, may penalty ka dyan. Subalit, pag sinunod mo yan, ikaw ay gagantimpalaan. O, eto ngayon, nakinig ka, narinig mo ngayon, di ba? Patawarin mo ang mga nagkasalan sa'yo, makipagkasundo ka sa mga kagalit mo, di ba? Naku po, masakit po yun, di mo dati ugali yun, di ba? Pero alam mo eh, personal nga eh. Tapos practical ba yun? Yes, practical kasi it can be done. Hindi naman yun yung pumunta ka sa buwan, di ba? Nandito pa rin sa daigdig. Patawarin mo, panalangin mo, di ba? Gumawa ka ng mabuti sa mga masamang tao. Siyempre, possible ba yun? Of course. Di ba? Possible. It could be done. Probable ba yun? Yes. Hindi ko magagawa ngayon yan, Lord. Pero bigyan mo ako ng mga 1 week. Bigyan mo ako ng 2 weeks, Lord. Susunod talaga ako sa iyo. Yun po ibig sabihin ng probable. So application is probable. Okay? It's likely to happen. Pagpapalain ka ng Diyos, kapatid. Malaki ang chance na masunod mo yan. At pag nasunod mo, nangako ang Diyos ng 2 bagay na hindi magbabago. Nagsalita siya at sumumpa siya. Okay? Na may nag-iintay siya yung gantimpala. So, mabubuhay ka ng maayos. Sa kabila ng mga natataranta sa nangyayari sa paligid, ikaw ay payapang-payapa. Bakit? You can live a life of stability during these times of crisis, kapatid. Kahit ang mga tao ay magulo ang isip nila. Kasi doon mo mararanasan yung reward. Yan, si Lord gagalaw yan. Di ba? Si Lord gagalaw sa buhay mo. Makikita ng mga tao. Nakakaroon ng testimony, kapatid. Yun po ibig sabihin ng pinag-aaralan natin ngayong umaga. So, malaki po ang probability na next week, ito pa rin po ang message natin. Kasi gusto ko pong, maganda po ito para sa akin. Gusto ko pong dalhin pa po kayo next week doon sa sinabi ng Hebreo, kasi may binanggit pa po ang Diyos na meron tayong hope. May Christian's hope. May pag-asa ang anak ng Diyos. Remember, ang tawag sa iyo, saka sa akin, children of the promise. Siyempre, kung ikaw ay anak ng pangako, may pangako ang Diyos para sa iyo at sa akin. Gusto ko next Sunday ay maging excited ka. Okay? Hintayin mo to tungkol doon sa ano ba yung Christian's hope. Meron pa po binabanggit kasi yung Hebreo kapitulo 6. At iwanan ko po sa inyo tong verse na ito bago po tayo mag-prayer.
sa same chapter, no? Hebrews chapter 6, 18 to 19. Ulitin ko po before I close in prayer. God did this. Ginawa daw po ng Diyos yun. Ano yun? Yun nangako siya. No? Yun ang ginawa. Yun ang ibig sabihin nito. Ginawa ito ng Diyos by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Imposible pong magsinungaling ng Diyos. Okay? Nangako po siya, nagsalita siya, at nangako siya. Yun ang ibig sabihin ng dalawang bagay na hindi talaga mababago. Patunay na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. We who have bled to take hold of the hope. Yan. Yun po yung gusto kong pag-aralan natin next Sunday. Okay? Take hold of the hope. Hawakan mo yung pag-asa na nandyan lang sa set before us so that we may be greatly encouraged. Magkaroon ka ng stability. No? Ang mga tao walang pag-asa, gulo-gulo ng buhay nila, kung saan-saan nila nilalagay ang kanilang ang pag-asa sa sugal, sa mga tao, sa mga pamahiin, which is wrong. At yung verse 19, we have this hope as an anchor for the soul. Meron po tayong pag-asa na parang angkla. At nung last Sunday, no, kaya natuwa po ako sa message na to, kasi last Sunday, binanggit ko na po yung angkla na yan. Diba? Yung live your life, anchor your life, yung po sinabi ko last Sunday, anchor your life in the love of Jesus. Angkla po yan. At yung po mga bagay na yan, next Sunday po ay, yan naman po ang gusto kong i-share sa inyo. Okay? Kasi gusto po ng Diyos, no? Sa panahong ito ay hindi po tayo matulad sa maraming tao na binabagyo, tinatangay ng hangin, kung saan-saan napapadpad ang kanilang buhay. Nakakalungkot po, ano? At hindi po dapat ganun. Kasi may pangako ang Diyos sa atin at may sumpa siya. May sinumpa po siya. Natutuparin niyo po ito. Hindi pwedeng hindi. But before I close, gusto ko pong ilapit kayo sa Panginoon. Kung sino man po ang nakinig ngayon sa mensaheng ito, okay, hindi lang po application ng salita ng Diyos ang gusto kong mangyari sa iyong buhay, kundi yung pong matanggap mo muna yung nangako. Kasi walang kwenta kahit gusto mong sundin ang pangako, matanggap ang pangako at sundin ang mga salita ng Diyos. Kung wala yung nangako sa buhay mo, sino ba siya? Si Jesus po siya. Siya po ang nangako. Pero para mangyari sa iyo yung mga pangako ng Diyos, kailangan mo nang maisama ka doon sa mga anak na pinangakuan. At para mangyari yon, kailangan mo muna ang iyong tagapagligtas sa iyong puso. Okay, mananalangin tayo. Ihanda mo sarili mo, kapatid. Kasi gusto kitang anyayahan na maranasan mo talaga sino ba ang Diyos. Hindi mo lang gustong maintindihan, gusto mo rin maranasan. Gusto po ng Diyos na una, maintindihan mo. Pangalawa, maranasan mo ang pag-ibig sa inyo ng Diyos. At yun po ay posible lamang. Kasi imposible nga po, di ba? At magiging posible kung ikaw at si Jesus ay magiging magkaisa. Paano? Simple lang po, hindi ho mahirap. Okay? Practical lang din po. Paano practical? Kung naniniwala ka, ano ibig sabihin ng practical? Mananalangin ka lang. Practical po ang prayer. Prayer is a very practical, not only a spiritual thing to do. Is it possible? Yes, very possible. Is it probable na you can become a child of God? Highly probable. Simpleng-simple lang po na tayo po ay mananalangin po ngayon, mga kapatid. Okay? At kung sino po ang gusto makaranas nitong pambihira at hindi pangkaraniwang himala na ito sa iyong buhay, sumunod po kayo sa prayer. Yung muko po kayo, saan man kayo nandun. Kung may kasama po kayo dyan, mga kapatid, mga tigadulos, may kasama po kayo dyan ngayon sa bahay, sa kwarto, sa iyong panonood na alam mo na ngayon lang mangyayari ito sa kanya, huwag na natin palagpasin ang pagkakataon. Ini-encourage ko kayo na yumuko po kayo, ibig sabihin naniniwala kayo, nakinig kayo, nakinig ka at tinanggap mo at naniniwala ka. Application na po tayo ngayon. Ngayong oras na to, application. Ano po a-apply mo? Tanggapin mo si Jesus na yung Panginoon at tagapagligtas. Yumuko tayo lahat at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa mo sa cross. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ako sa aking kasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong pagkakamali laban sa iyo at laban sa aking kapwa. Binubuksan ko aking puso para sa iyo, Jesus. Naniniwala ako na ikaw lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Ikaw ay tunay na Diyos. Mga imposibleng bagay ay
kaya mong gawin sa aking buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo akong tunay na anak ng Diyos. At katulad na nadinig ko, gawin mo akong anak ng pangako. At may pangako ka sa akin. At ako ay nananabik na mangyari ang lahat ng iyon sa aking buhay. Tulungan mo rin ako na maging masunurin sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. In Jesus' name. Amen. Congratulations po sa mga sumunod sa panalangin. Tayo po ay magko-close sa prayer bago po tayo maghiwalay pansamantala. Okay, at hanggang sa isang linggo magkita po tayo ulit. Let us close in prayer. Pasalamat po tayo sa Diyos. Ama naming makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa iyong mga salita. Papasalamat kami na ayon po sa mga pangako mo, mahal na mahal mo po kami. At sa panahong ito ng kaguluhan, kalituhan, gusto mong bigyan mo kami at makaranas kami ng isang matatag, mapanatag na buhay Kristiyano. Salamat dahil ikaw ay aming ama at kami iyong mga anak. Pagpalain mo po ang buong iglesia ng Dulos na Botas, lahat na nakinig, lahat po ng mga sumusubaybay every Sunday sa gawaing ito. Pagpalain mo po, ilayo sa lahat ng karamdaman. Panginoon, pinapanalangin namin ang bansang Pilipinas na sa lalong madaling panahon, kahit ang Nabotas, ang Malabon, kung saan man mga nakatira ang iyong mga anak, na ngayon ay sumama sa pananambahang ito. Panginoon, matapos na po itong crisis na ito sa aming bayan at sa aming mga buhay. Salamat po, ingatan ng iyong mga anak hanggang sa mga gawaing darating ay natili kaming malusog, ligtas, mga lahat ng negosyante, pagpalain mo, lahat na may karamdaman, pagalingin mo, at lahat po ng mga pamilya, Panginoon, ay maging maayos at maging malusog ang mga relationships ng pamilya. Sa iyo po ang lahat ng papuri, aming Ama. Lahat ng ito ay binabalik namin sa iyong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. God bless you. Till next Sunday. I love you. God loves you. We miss you all.